Hello, good evening! Samahan niyo po ako sa aking pagluluto ng cheese ramen. Ayan, dahil ako nagugutom and I don't have my dinner yet. But before that, gusto kong malaman ninyo na yung cheese ramen ay tatlong klase. I mean, yung pack niya. Kasi ang pack ng cheese ramen na original is nakikita mo yung export sticker niya dito. So, itong klase na to na wala kang makikitang sticker is made in China. And yung isa is in Japan, and yung isang export na with my sticker, is from Korea. So yung ating lulutuin na ramen ngayon is made in China. Gawa po ito ng China. So this is local. So magluto tayo. But before that, please don't forget to subscribe, like, and share my video, and ring the notification bell. So tara, samahan niyo po ako. But before that, again, magbuboil muna ako ng egg in just for 1 minute. 1 minute lang. So, tara, samahan niyo ako with aking mahaliwagang kaserola. So, magbubuhay tayo ng egg. Lagyan natin ang tubig. Habang hinabi natin siyang tumulo, final natin, and then exhaust fan. Hindi na buksan! Patay na ano ng gulay. Patay ng gulay. Kasi gusto ko may gulay. Sinis na ugasan ko naman ito kahapon. Wala ako ng konti. As in konti lang. Patay na natin yung apoy. Hindi lang. So, hintay-hintay lang natin. Kasi kaninang tanghali is kumain ako dun sa kaibigan ko. Is magluto sila na ginindin na may kulitong galunggong. Malapit-lapit naman na. Medyo kumukulo-kulo na siya. Ayan. Itong oven, hindi ko dumla. Kaya ano, kaya pinuksan. So, ito natin yan. Ito ka lang. Ito ka lang. Ito lang ko. And then, kasi na kamay. Alam niyo, pag ang gulay ay ganito, hindi mo na kailangan gamitan ng kutsilyo. Kasi mas masarap ang gulay pag nutritol sa kumay. Yan ang mga pamilyin ng mga gulay. So, pupatuloy mo na siya para mas masarap. Huwag mo siyang ano, gamitan ng kutsilyo. Yan! Yan ang picnic. Picnic. Mas masarap. So, i-open ko lang to. So yan, boiling siya. So, bibigyan na tayo sa saan na siya. Basta pag tumulo na siya, magbilang ka ng 1 minute. Then, patayin ang dahon ng sibuyas. Actually, meron akong nilagay sa freezer ang dahon ng sibuyas. Ito siya. Para yung mga sibuyas yung hindi mano, yan. Nilagay ko. Para hindi masayang. So, ganoon. Para hindi ko masayang ating mga sibuyas. Lalo na hindi naman po natin na i-preserve it. I mean, i-preserve. Hindi natin. Ayan. So, tatanggalin natin siya ngayon. Tatanggalin natin siya. Thank you.
wala. Dito wala. Kasi, kukuha ko ng panibagong tubig para dun sa aking noodles. Yan nga. Mabilit. Makikita mo sa pack ng isang cheese ramen or any noodles na export from your county. Meron siyang sticker dito. Kung original diba? So yung mga ganitong ano, pack. Ano siya making kaya na. Makikita mo rin naman mababasa ng dito. Saan siya ginawa. So, kahit na nakaprinted ng print ng Korean, but still, yung manufacturer niya is China. So, yun po. Kaya po nangimili. Dapat nangimilangan mo. And then, the first thing is, kailangan tunan mo yung expiration date. Since this one is on March 25, maybe 2025. Wait, sige. Parang wala yun. March 25, 2020. Or March 5, 2022. Yan. Dabi ka lang. So, ako po ay nagugutom. So, i-tape pa natin siya. Hindi pa siya luto hanggang ngayon. So, it takes time. Not less than 10 minutes naman. Kasi nga nag-boil pa ako ng egg ko. Pero madali lang naman. Tsaka, yung pagluluto ko ng noodles, hindi po dapat overcook. Kasi sa mga Korean, yung pag na-boil siya, and then balikarin mo, naman ah. Hindi masarap kasi. Hindi masarap yung overcooked ng noodles. Some of Filipino ones do that. Yung na-overcook yung noodles natin. Pero sa kanila iba. And, ano po yung noodles company natin? Number one picture ng Korea. Kataan nyo yan. Hintayin natin. Bumulong. Kasi yun nakapilitid siya. Yan. Kumukuli na! Pwede na! Nilagay ang noodles ko! Yan! So, this is my cheese ramen! Actually, madali lang na malutuin. Simpleng-simple. Kakayanin ng batang lutuin. Yan lang. So, since kumulo na siya, kailangan na lang. Kasi gusto kong ilagay mo na ito. Ito yung... So, pabalatan natin yung itlog. Sabi ko sa iyo, 1 minute lang. 1 minute lang is, okay na. Ayan. So, ilalagay natin sa noodles ito. So, ayan siya. So, ito yung noodles. So, ilagay natin yun yung gulay ko sa gilid. So, ayan! Okay, 1 minute lang. Patayin na natin. And then, since pwede mo rin siya lagyan ng ano pa, ng ibang bola-bola, yan. Gusto ko lagyan ng konting spring on, buti pa ba? Tapos, saka natin ilalagay yung, kinuulit kasi yun, yung cheese niya. Yan, lagyan natin dun sa dito. Then, konting, kaya mo naman ng maanghang, so, umiiling lahat, half cheese din lang. Ayan siya. Then, dito lang. Ayan. So, tara, hintayin natin sila gayan. Wala akong sandok na malaki. So,
Basta po nung ganyan lang. Ayan siya. So, let's eat na. Ayan. Yan lang ang aking pagkain. So, thank you for watching. So, ayan. Tapos na ang aking pagkain. And thank you for watching. This is my food for tonight. Gusto ko lang kumain ng may sabaw. Masarap. Gusto ko ito. One of my favorite noodles. So, ayan. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, and comment on my video. And any comments, just type below. And any suggestion. Okay. Type na rin po sa aking video so that makasasagot ko po kayo. So, thank you for watching. Once again, thank you and God bless. Salamat. Don't forget, don't skip the ads. Thank you.